grabe oh, makaka-hybrid yung nangyari sa aming tanim na NK5017. Naka ano na po ano, nakahiga na po sila. Yan siya, mga hybrid. Isang magandang araw mga ka-hybrid, mga ka-farmers po natin dyan. At Lakbay Farm, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pahit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads sa mga videos ko. So ngayon ay araw na ito mga ka-hybrid. So nagpunta po ako dito sa aming tanim. Ito po ay super hybrid rice na NK5017. So ngayon i-update ko po kayo yung araw na nagkaroon po ng kulugo itong aming tanim. So dahilan ay so hindi naman lahat ay ayan sa likuran ko, hindi naman lahat ay tinamaan ng kulugo no. So ito po ay sobrang kapal ng kanyang inuhay mga butil. So ay mga ka-hybrid. So isang sinyalis daw po 'yon na sobrang dami yung mga nag-comment sa atin na isang sinyalis daw po 'yon na mas marami daw ang aani daw po itong NK5017. Sana. So yan. So i-update ko po kayo kung ano po yung nangyari ngayong araw na ito. So ngayon bago ko ipakita sa inyo yung kung ano po yung nangyari ngayong araw na ito dahil yung mga nakarang araw ay umulan at sobrang lakas ng ulan yan mga ka-hybrid at yung hindi nating inaasahan na mangyayari at nangyari na nga dito sa aming super hybrid rice na NK5017. Pero hindi naman po naapektuhan lahat no. Yung iba lang tapos yung iba nakatindig pa rin. So ayan, papakita ko po sa inyo yung nangyari no mga ka-hybrid sa aming tanim. So ito po ay anin na po ano at 2 days na po anin na po ito no mga ka-hybrid no. So ito po ay day 108 po no. So sasaktin po na 110. Yan po ang aming aming pag-harvest no. So yan. So tignan niyo po, napakadami po ng uhay. Napakarami po ng kanyang butil sa inyo sa kada uhay ng mga ka-hybrid, mga ka-farmers. So ngayon papakita ko po sa inyo yung itong nangyari dito sa aming palayan no. So yan. A few moments later. So ngayong araw na ito, bumisita ako dito sa aming tanim na super hybrid rice na NK5017 ng Syngenta no. So ngayon papakita ko po sa inyo yung napapansin nyo po dito sa akin likuran ay nagkaroon po ng lodging states no o yung pagtapa ng aming palay no. So ayan makikita natin. So ayan tingnan nyo mapansin nyo po. So ito ay 2 days na lang po ay anihin na no. So ito po ay 108 days. So 2 days na lang, so 110 days. So ang maturity date po ng NK ay naabot po ito ng 105 to 115 days po no. So depende po sa inyo mga ka-hybrid, mga ka-farmers kung kailan nyo po ito at titignan nyo rin po yung kanyang buhay. O katulad nito, medyo sariwa pa pero ayan, medyo sariwa po mga ka-hybrid. Pero okay na rin at pag umaraw pa 2 days, ayan, pwede na po ito harvestin no. So ayan. So ayan no, mga ka-hybrid, update ko po kayo dito sa aming tanim. So nagkaroon po ng malakas na ulan dito noong mga nakarang araw. Ayan. So ayan ang naging resulta ka dito sa part na to ay medyo natumba no. At dito sa kabilang lugar, ito po sa side nito ay hindi po to tinamaan ng ano lodging no o yung pagtumba ng kanyang palay no. So ayan, mga ka-hybrid. So itong gawin nito na doon
ay hindi po ito tinamaan ng lodging states, no. So ito dito sa kabila ay kasi part doon po sa likuran noon ay umani na po kasi sila doon, kaya siguro yung hangin ay dito sa gawi dito napunta, no. Kaya po ay pumba po ito, no, mga hybrid. So yan. So hindi na po namin ito mga hybrid, no, tinalian dahil nga wala naman na tubig yung ano, yung itong area na ito, mga hybrid, mga farmers, kaya hindi naman siya pares niya, no. Ayan, no. Hindi naman po siya nabababad. So hinahayaan na po namin diyan, no. So kaysa mag-ano po kami, upahan na talian pa to dahil napakadami po doon, gagastos na naman po kami. So hayaan na po namin yung ganyan, no. So yan, paki-comment below po yung mga diskarte po natin dito, no, mga hybrid. Yung po pwede na gawin dito sa mga natumba po na, no. So yan, mga hybrid. So yun, hindi natin masasabi ang panahon kung talagang talagang swertihan talaga. Pero ito naman, tingnan mo, mga ka-hybrid, oh. Oh, talagang makapal talaga yung kanyang uhay. So syempre isang sanhi na rin yan dahil natumba. Tapos ito po yung saklap dito, mga ka-hybrid, yung dinapuan ito ng kulugo, no. So which is sabi natin, sabi na nabasa natin yung sa mga comment nyo, mo, ito po ay sinyalis daw ito ng masaganang ani, no. So yan, maraming salamat po sa inyo sa mga nag-comment po, at shout out po sa inyo sa mga sumusuporta po sa akin channel, at yan, dito po talagang oh, dapang daba, ang daming bunga, mga ka-hybrid, no. So masasabi ko pong matangkad kasi ang NK po, eh, no, mga ka-hybrid. So paki-comment po mga ka-hybrid, no, yung mga naging experience nyo rin po sa NK ng Syngenta, no, para po mabasa din po natin, mga ka-farmers, kung ano po yung countermeasure po para sa ating mga palayan, no. So katulad niyan, nabaha, tapos sa gawi pa doon may part na ay natumba, tapos yung dito, itong lugar naman na to hindi, no, mga ka-hybrid. So yan. So ito ay kinulugo, pero hindi naman lahat, mga ka-hybrid. So may ano po, mga ka-farmers, no, may ang aking suggestion lang naman dito ay para sa akin, ito ay wet season ngayon. So maaaring may sasuggest ko, mga ka-hybrid, pwede naman to sa wet season or dry season. Mas okay po ito sa dry season, no, mga ka-hybrid. So ngayon, hindi naman total na natumba lahat dito sa part na to. Yan, hindi. Yan, oh. Talagang napakatindig pa rin. So dito lang sa part na to, mga ka-hybrid, no. So yan. So titingnan natin yung kanyang uhay, no. Kung kamusta nga ba yung performance o yung characteristic ng ano, ating NK, no. So yan. So ayan, mga ka-hybrid, simulan natin dito yung part na natumba. Diyan sa part na yan. Ayan. Tingnan natin yung kanyang mga uhay, no. Alamin natin kung ito ay lubog na ba sa tubig. So sa status po niya ay hindi po ito lubog, no. So ayan. Part doon, merong part na lumapa. Tsaka doon, ayun, no. Alam niyo naman, no. Tingnan natin yan. Para makita yung mga ka-hybrid, oh. So yan. So ngayon, alamin natin yung kanyang uhay, no, mga butil. So kumustahin po natin, no, kung napakakapal. So yan, mga ka-hybrid, oh, napakakapal, oh. Kahit po tinamaan ito ng kulugo ay talagang nanlalaban pa rin ang mga kanyang butil sa kanyang pagyabong. Pares niya, no? Tingnan niyo. Ayan, mga ka-hybrid. Grabe. Kapal.
dito rin, no? So dyan sa part na yan, hindi po ito tinamaan. So may re-recommend ako rin ito sa wet season, no? So yan, dito lang sa part dito mga ka-hybrid ang medyo tinamaan, kasi dito umahalin na talaga dyan eh. Kaya siguro yung hangin talagang dito ang tutok, dito talaga yung focus nya. Kasi dito wala naman eh, hindi naman siya natumba. So yan, so talagang timingan lang talaga, no? So yung iba talagang hindi naman dinapa. So I suggest din na talagang rekomendado ito sa talagang sa wet season. Ayan o, mga hybrid. So dito natin tingnan yung talagang uhay nya, mga gilid, no? Kaya ito kinukulugo. So sobrang dami ng bunga, pabutil. Ayan ang mga ka-hybrid, oh. Ayan siya, oh. Marabi. Ayan. Dito wala namang kulugo, oh. Oh. Ayaw ko ba bakit kinukulugo pati palay. Ang alam ko lang kinukulugo yung tao. 'Di ba? Sa ating mga ano natin naging. Tingnan niyo naman 'ong kapal, oh. Ha? Grabe. So ayan, oh. Kapal. Ayan, oh, yung mga na ito yung part na ano nakulugo. So hindi naman lahat nakulugo. So yan, dito sa part na to, ito yung na nadapa pa rin, ayan o, mga ka-hybrid. Siguro isang suggest, isang discard rin mga ka-hybrid, yung ganitong sitwasyon, diba tinatali nila, ito wala naman tubig, kasi mabilis maano yung tubig, no? So ang discard pala dyan, kailangan na may tubig yung ano niya para hindi ito matumba, kasi yung mga nakalang araw wala talagang tubig to eh. Kaya ito po ay natumba. So ngayon buti na lang walang tubig. Siguro isa rin yung ano, no, ano din, kaya walang kahit natumba at kahit walang, kasi kung tutumba may tubig pangit nga naman, no, mga ka-hybrid. So ito alamin natin yung uhay natin dito, no, yung NK natin. Ayan. Grabe, oh. Kapal. Kapal bunga NK. Masarap din po ang butil nito mga ka-hybrid, no. Ito po ay may mataas na potential yield, na aabot po ito sa 10 to 13 metric tons per hectare mga ka-hybrid. So maturity days, abot po ito ng 105 to 115 days. So depende po, pagka dry season, 110 to 120 days po, no? So ayan, no? So in terms of suhi, ay umaabot po ito ng 15 to 25. O depende rin po, no, mga ka-hybrid, no? Naabot din ng 30. So ayan. So dito, hindi na ano, no? Hindi siya ang ganda, oh. Tangkad talaga. Kapal po, mga ka-hybrid. So ang butil po nito ay inaabot po ng 300 to 350 grains per ohay, no, mga ka-hybrid. So punta po tayo rito mga ka-hybrid. So yung part na yan ay tinumba, no. Ayan pa rin, ayan pa mga ka-hybrid. Grabe, oh. Isang sulap natin dyan. So mabango po ito, no, mga ka-hybrid, no. Malambot din ang kanin, kaya po ito ay sinubukan namin na itanim, dahil masarap nga daw ito. At ito po yung minsan ay mahal din po ito sa market pag ito po binenta. Ayun, no, wala pong katumba-tumba rito sa part na yan. Oh, kapal. Ayan, oh, yung part na natumba. So last part tumba nandiyan. Tapos yung isa dito. Tsaka diyan. Yan mga hybrid.
So dito lang sa gabi, sa kanan part. Dito siya, sa part na yun. So walang tubig. Wala naman siyang tubig, no? So, maswerte pa rin kami dahil hindi ito ay naanuhan ng tubig. So ito malapit na rin, tingnan mo ang kapal, oh. Mga hybrid, oh. Kahit kinilog, oh, matibay pa rin. Sa baha, ay sa so siyempre may ina din ang kanyang puno, no? Depende rin, no, mga hybrid, no, sa kanyang character, sa performance. Meron part na talagang hindi talaga tumbahin, ito part na tumba dahil sa lugar na yon, eh ayun, oh, tingnan nyo, makikita nyo naman, eh, nakaani na doon. So yung hangin talaga dito ang focus niya. So part dito naman, part naman dito, talagang hindi naman siya natumba. So siguro mga ka-hybrid, pagka yung halimbawa meron naman dyan, siguro hindi naman maapektuhan to, eh. Kaya ito ay natumba. So yan mga ka-hybrid, no? So paki-comment din po mga ka-hybrid, no? Yung mga naging experience nyo rin po, yung naging discarding nyo rin, para po para maiwasan, siguro parang hindi na rin maiwasan to pag talagang tinamaan ng bagyo ang ating mga palayan. So yung ganitong sitwasyon, no? So yan lang mga ka-hybrid, maraming salamat po sa inyo. At shoutout po sa inyo sa mga sumusuporta muli sa akin channel. At maraming salamat muli. At God bless. Ingat po.